Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dearest TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito ngayong araw po ng Webes. So kanina, unang bumungad sa atin itong nagagandahang host na sila Maine Mendoza, Karen Ice Roop, Rice Medison, Alan Kay at Tasha, and Miles Ocampo. Unang bumungad yan at nang bulaga po sa mga televiewers ng Itbulaga kanina. At sinundan ito ng binibining Pilipinas candidates ng passion show sa stage ng Itbulaga. So, pre-promote po nila yung Coronation Night sa Araneta Coliseum na magaganap sa July 7, 2024. Kaya naman ako, supportahan natin yan mga kadaber cards, okay? At kanina nga po, nagkamali pa po si Maine Mendoza ng pag-promote ng lihim ni Mayor Jose Manalo. Sabi po ni Maine, July 6 daw mapapanood. Samantalang June 29 yun. Kaya naman, todo sorry po si Maine Mendoza sa National Television kanina. So, namigay na din po ng ticket dyan sa barangay para daw sa showing ng lihim ni Mayor Jose Manalo sa June 29. Joke-joke lang naman yon. Pero namigay daw sila ng ticket. Etos lang yan ha, wala talagang ticket. Sa Sabado po yan, kaya naman suportahan din natin itong lihim ni Mayor Jose Manalo. At sa July 1, marami pong pasabog ng Itbulaga kasi 1 year na po ang Itbulaga at ang mga Dapper Kids natin sa TV5. Ito yung kauna-unahang eri po nila sa TV5. Diba? Niyanig yung buong bansa noon nung bumalik ang Itbulaga at ang TBJ at mga Dapper Kids sa telebisyon. Kaya for sure, extra special po ang magaganap sa July 1. Huwag na huwag kayong mawawala. Araw po yan ng Lunes. At oo nga po pala, no, kanina pinasili po ng Itbulaga ang isang eksena ni Yanyan De Jesus. Naka-eksena niya po si Miss Rupa Gutierrez. At talaga namang napakahusay ni Yanyan umarte at umiyak. Muli siyang pinuri ni Boss Joey at ni Big Soto at ng mga Dapper Kids. So, hindi lang po mahusay sumayaw si Yanyan, mahusay din po pala siyang umarte. No? Kaya naman tuwang-tuwa po sa kanya ang TBJ at ang mga Dapper Kids. Hindi po malabo na siya ay kuhanin din bilang isang legit Dapper Kids ng Itbulaga. Samantalang, habang pinopromote ng Dapper Kids or ng TBJ ang tungkol sa lihim ni Mayor Jose Manalo, napansin po ni Boss Joey ang nakasulat sa pinakang banner ng lihim ni Jose Manalo, yung starring kulang daw ng eye. Tapos sinabi ni Boss Joey na malamang sinadya yan para mapag-usapan. Actually, tama naman si Boss Joey. Ginagawang estilo po ng ibang show yung pagkakamali para mapag-usapan, di ba? So, sa tingin nyo kaya, kanino kaya patama ni Boss Joey yun, ano? Well, your guess, guys, is good as mine. Alam ko, meron kayong naiisip tungkol sa patama ni Boss Joey. Medyo may pahapyaw siya kasi akmang-akma nga naman po ito sa mga nagiging issue ngayon, 'di ba? Parang ginagawa na po nilang estilo 'yon para mapag-usapan at tutukan sila ng mga tao, 'di ba? So wala akong binanggit na show ha, pero meron akong dalawang programa na naibalita sa inyo tungkol dito. Anyway, welcome back po pala kay Bossing Big Soto, fresh from Hong Kong. Kompleto na po ang TBJ ngayon. At si Ryan Agoncillo na lang po ang kulang sa mga legit Dapper Kids. Samantalang isang legit Dapper Kids naman po ang ayaw ng pabalikin sa pag-host. Sino kaya ito? Ayon nga po dito sa inilabas na write-ups ng Abante, June 26, 2024. Ayon dito, Tony ayaw pabalikin sa PBB. Hanggang ngayon ay may mga umaasa at nagbabalita na babalik daw si Tony Gonzaga sa ABS-CBN. Isa raw siya sa magiging host sa pagbabalik ng PBB. Isang radio show ang nagbalita na di umano'y inaayos na ang pagbabalik kapamilya ni Tony. Pinakinggan namin ang report at ang pinanggalingan pala nito nila ay dahil sa ilang shows ng ABS-CBN ay pinapalabas na daw sa All TV. Si Tony ay kilalang taga All TV
Mix ang mga reaction na nabasa namin. May mga nagsasabi na ang PBB is not the same without Tony. May nagsasabi rin nothing is impossible at pwede talaga itong makabalik. Pero mas marami ang against pa rin at nagsasabing hindi na raw tamang pabalikin pa. Bukod sa may bagong host na rin sa bahay ni Kuya sa katauhan ni Alexa Ilacad. Actually, nauna na po nating ibinalita kahapon pa ang tungkol dito, 'di ba? Na ayaw na pong bumalik ni Tony Gonzaga sa pag-hosting lalo na po diyan sa PBB kasi sabi niya may mas magagaling pa daw at mas deserving mag-host diyan. Tsaka may ilang mga kapamilya na ayaw na din po sa kanya, 'di ba? Gawa po ng mga political issue na 'yan, 'di ba? Kaya kung ako kay Miss Tony Gonzaga, wag na lang talaga siyang bumalik. No, mas mabuti pa siguro na kung ano yung ginagawa niya ngayon, yun na lang po muna. No, pero ang bumalik sa PBB, isang tabi niya muna yan. No, kasi muli na naman siyang babatikuse ng mga haters, ng mga bashers niya. Lalo na po yung ilang mga nasagasaan niya nung time na kinakampanya niya po ang isang politiko. Samantalang sa mga nagtatanong naman kay Ryan Agoncillo kung ano update sa kanya dyan sa Madrid, eto po at nagbahagi si Judy Ann Santos ng isang video kuha po dyan sa Madrid. Eto nga at napanganga po si Ryan Agoncillo sa katanungan nitong si Judy Ann Santos. So may caption, itong tama naman ang sagot. So enjoy na enjoy pa din ang Agoncillo family dyan sa Madrid. At katunayan niyan ay nanood po sila dito, no? This is the brotherhood. Ayan, makikita niyo dyan. Kasama niya po ang kanyang mga anak. And syempre, andito din pala ang anak ni Tito Soto sa Madrid. So sa mga nagtatanong kung kailan po ang balik ni Ryan Agoncillo, sa totoo lang, hindi po natin alam. Pero ang sigurado dito, babalik at babalik yan syempre sa Itbulaga. Tatak Itbulaga yan eh. Kaya wag po kayong mag-alala na may tinanggal, may inalis. Okay, babalik yan. Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo, itong isang naispatan natin ano, sa Sugod Barangay kahapon ata to. Ito po ay picture ng Jowa Pau, pero ang version ay baby. So ang cute, no? Ito ipiplugs ko sa mga screen po ninyo. Kinaaliwan po ito ng mga netizen, mga Dabbercads, and syempre supporters po ng Itbulaga. Kasi biruin nyo yun ha, yung mukha nila Jowa Pau, Jose Wally, and Paolo Ballesteros, inilagay sa katawan ng baby. At may pagka-chubby yung mga katawan, ano? Umakma po sa itsura ng Jowa Pau. Kaya aliw na aliw dito yung ilang mga Dabbercads natin nang nakita po nila ito dyan sa television or sa national television. At katunayan niyan, na-record pa nga po ito at in-screenshot ng ilang Dabbercads natin at pinost sa kanika nilang mga page. So hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.